Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Benito o Saint Benedict, isang abad. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang mapahalagahan para taluntunin naming maligsi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, gumising ng gabiring yun si Jacob at itinawid sa ilog habok ang dalawa niyang asawa, labing isang anak at dalawang aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibendisyonan." Wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." "Ano pong ngalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko na ng mukhaan ang Diyos. Gayon may, buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid.
Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo, sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Hahatol ka sa panig ko, sa pasya mong ibibigay. Pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko naruungkat kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong sinisiyasat na sumpungan mong matwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa'yo humihibik. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Magsitayo na po ang lahat. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel? Dadapwad sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiyo po muna po ang lahat. Good evening po sa inyong lahat. Mga kapatid, kagaya po ng aking nasabi kanina, ngayong araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng isa sa mga kilalang santo, Saint Benedict, San Benito. Isang monk, isang abad, o abot. Pag sinabi nating abot, siya po yung head ng isang monasteryo. Si Saint Benedict ay ang founder ng Benedictine Monastery. Ito'y nasa tuktok ng bundok sa pagitan ng Roma at Naples. Sa bundok na kung tawagin ay Monte Cassino. Doon siya nagtatag ng isang monasteryo. At doon po naglatag siya, gumawa siya ng isang rule. Ang mga monk sa monasteryo, meron silang sinusunod na rule. At gumawa ng guideline si Saint Benedict. Practical and spiritual guidelines. Mahaba-haba ho yun. Pero may dalawang salita na nagsasummarize ng ginawa niyang guideline. Pag sinabi nating mga monk, mongha, anong nasa isip natin? Yung mga nasa Santa Clara, sa Katipunan. No? Benedictine monks, pink sisters. Ito yung mga, ang pagkakaisip natin, nasa loob lang, hindi lumalabas. Dasal ng dasal. Kaya anong gagawin natin? Pupunta tayo, magpapabless ng gagamiting lapis, calculator, ballpen, mag-aali ng itlog para hindi umulan. Kasi ang nasa isip natin sila ay dasal ng dasal. Si Saint Benedict, teenager pa lamang, naging monk na siya, mongha. May isang sikat na santang kapatid si Benedict, Saint Scholastica. Magkapatid sila. Parehong nagmongha. Parehong nagpakabanal. Pero yung pagiging banal sa dalawang salita, itinuro ni Saint Benedict sa kanyang komunidad. Paano magiging banal? Dalawang bagay. Ora and labora. Prayer and works. Yan ang summary ng ginawang guideline ni Saint Benedict. Dasal at mabuting asal. Sa ganyang paraan, tinuruan niyang magpakabanal ang kanyang komunidad. Pero hindi naging madali kay Benedict yun. Maraming nagtangka ng buhay niya dahil marami siyang ginawang pagbabago. Lalong-lalo na yung mga simpleng bagay na para sa kanya ay maghahatid sa kabanalan, sa kadakilaan. Kaya kung meron mang isang bagay na siguro baunin natin mula kay Saint Benedict, ang pagpapakabanal hindi lamang madadaan sa pagdarasal, higit sa lahat sa mabuting asan. Ora et labora. Kaya pag kayo po ay pumunta sa mga monasteryo, pag tinanong ninyo, ano pong ginagawa nyo dyan sa loob? Maghapon lang kayo nagdadasal? Hindi. Meron silang schedule. Hati-hati rin sila ng gawain. May tagaluto, tagahugas, tagalaba, tagalinis. Nagtatrabaho rin sila. At sa kanilang ginagawang trabaho, anuman ang ibigay na responsibilidad at ginagawa nila ng may katapatan, may kabutihan, yun ay daan patungong kabanalan. At yun ang unang paalala ni Saint Benedict. Huwag mong pababayaan ang anumang responsibilidad na binibigay sa'yo. Huwag kang maingit kung hindi mo nakuha ang pinakamataas. Kung hindi ka nabigyan ng pinakaharap, ng pinakamalaki, ng pinakamahalaga. Ang gusto ng Diyos, maging matapat ka at gawin mo ng may kabutihan, kagalakan, ang iyong pananagutan,
dadalihin kanyan sa tunay na kabanalan. Ora et labora. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa araw na ito, lalo na, hilingin natin ang panalangin ni San Benito o Saint Benedict na sana saan man tayo ilagay, anuman ang bigay sa atin, anuman ang itawag ng iba sa atin, huwag tayong matakot maging banal. Tandaan natin, sabi ng Ebanghelyo, maraming aanihin, kakaunti ang magtatrabaho. Magdasal kayo sa Diyos nang magpadala pa siya ng maraming magtatrabaho sa kanyang anihin. Bukasyon. And do not forget the universal call to holiness is our common vocation. Kung meron mang iisang panawagan ng Diyos sa ating lahat, hindi lang sa pare, hindi lang sa madre, hindi lang sa mga mongha, ang kabanalan at pagpapakabanal ay para sa lahat, ay gawain ng lahat. Pero laging tatandaan, ang taong dasal ng dasal, kung walang mabuting asal, hindi magiging banal. Ora et labora. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkapari sa bagong tipan, idinudulot ng Diyos ang mapagpatawad na paglilingkod ng kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at manalangin, Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang pari, naway dumami pa, manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghahasik ng salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod na pare, madre, relihiyoso, katekista, at laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo naway magdulot sa mga yumao ng kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal po natin ang mga kababayan nating biktima rin ng kalamidad, iba't ibang sakuna, ang mga nawala ng hanap buhay, at ang mga naghahanap pa rin ng trabaho. Ipagdasal natin ang mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila, ang mga pinuno ng ating simbahan at pamahalaan, ang mga bilanggo, katutubo, walang makain at tirahan,
At ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Panginoon ng ani, sa pamamagitan ng aming mga panalangin, tipunin mo po ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng marami pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami pagindapating magkamit ng iyong mga kaloob na pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan,
Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Benito, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
tunghaya niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at magdasal ng mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19.
Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan, ang haing nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pamamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang ating simbahan po ng Quiapo ay patuloy na nagpapasalamat din, hindi lang sa inyong pagsisimba, kundi sa pagbibigay po ninyo ng tulong donasyon sa misa, sa mga nagpapadala sa atin, kahit ang mga nasa ibang bansang kapatid natin. Yung pong mga pinansyal na tulong sa ating opisina sa finance office, yung pong mga in-kind gaya ng bigas, dilata, noodles, kape, sabon at tubig, yan po ay ginagamit natin. Pinagbibigay ho natin hindi lang pag may kalamidad, kundi sa mga kapatid natin sa feeding program, yung mga nasa bilangguan, ang mga vendors, at ang mga iba't ibang simbahan at institusyon sa Maynila at sa probinsya. Bahagi po kayo. Kasama po namin kayo sa pagtulong. Salamat sa kabila ng inyong sariling kakulangan, pangangailangan, nagagawa nyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.